Humanga ang mga manonood sa Toronto sa isang sarsuela na pinamagatang Cartas de Amor na nagsadula ng pag-iibigan ni na Jose Rizal at Leonor Rivera. Sa pamamagitan ng kanta at mga sulat, ipinakita ng programa ang malalim na pag-iibigan ng dalawa, pati na rin ang pagmamahal at pagiging makabayan ni Rizal. This was way back in 1996 for the centennial actually of Jose Rizal. CCP asked me to create a program. So this is how it came about. So I did about 2 months of research and then I had a partner then, Joel Navarro, and we sort of selected the songs together. Dalawang karakter lang ang natunghayan sa palabas. Sina Josephine Roses Chavez bilang Rivera at si Leander Mendoza, isa pang Filipino-Canadian mula sa Nova Scotia bilang Rizal. Kasama nila ang isang magaling na pianista na si Christina Patricio Sanchez at veteranong stage at musical na direktor na si Ray Tamayo. Pinatunayan ng grupo na karapat dapat ipalabas ang sarswelang ito sa mas malawak pa na manonood. I flew in for this, so, and it was all worth it. It would be nice to introduce it to different, you know, take it to different Canadian provinces like Nova Scotia. So I've already been asking Josie to if we could bring it there. The Filipino community of Niagara Falls just called my attention and they want to bring it there. I had no difficulty in, you know, in directing, conceptualizing, because these are not only professionals, very, very good, not only good singers, but very, very good actors. Key message at the end was he devoted the rest of his life to fight for our country, knowing that he lost the love of his life. I'm really encouraging the team, the directors, to try and make this bigger. We need our youth to be able to see this message, to learn about the writings of Jose Rizal. Humanga ang mga manonood sa galing ng mga gumanap at sa ganda ng istorya at kundiman na nagpaalala ng kanilang nakaraan. Reminds me of my college days when I was, you know, studying the Noli Mitangere and El Filibusterismo. We can relate to the love letters. Yeah. Because we do have love letters that I kept until now. Bayan ko. Even though we've lived in Canada for so long, it's sort of like it gives you the pride. The whole play is really good. It's like, you know, you can't help but to fall in love. Romantic and maybe activistic days known as college tayo. The time of the martial law, so there's some images that reflects the bayan ko. Which was really emotional. Oh, it's very good production, ang kagaling ng mga singers. Umaasa ang bumubuo ng Cartas de Amor na madadala nila ang palabas sa iba pang mga lugar para mapanood ng mas marami pang Pilipino. Para sa TFC News, Christine Santos, ABS-CBN News, Toronto.